Hello, hello, hello mga katsa. Good afternoon. Magandang tanghali po sa ating lahat. This is Romel and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga katsa, almost 8 years ko pong customer po mga katsa. Hinintay niya po talaga ako para ma-reban po siya. Nadala po daw siya magpa-reban sa iba. I will not mention the place, pero sabi niya hindi na daw maulit muli. So yun. Ang ginawa ko po mga katsa, routings po, kasi sa dulo po ng kanyang buhok may kulay at saka medyo nagbibrittle pa po kunti buhat nung last riban niya po daw, medyo nasira daw yung hair niya. So ayan, after 25 minutes po, binaba ko na po yung gamot sa baba ng buhok niya. Pero bago ko po binaba, binasa ko po muna yung buhok niya, yung super bonggang-bonggang pagbasa po talaga bago ko po binaba yung gamot to avoid na para hindi masusunog ang buhok ng ating customer. So ayan, bin lower, hinugasan ko na po ang step 1 at saka bin lower, and then nung natuyo na po siya, ayan, paplantsahin na po natin siya ng pinong-pino mga katsa. Dalawang plancha po yung gamit ko mga katsa para po papalit-palit, para naman po maintain ang init ng ating plancha mga katsa. So ayan na po mga katsa ang ating step 1. Malapit na po tayong matapos sa step 1 natin. Yan, kailangan po talagang tuyong-tuyo po ang buhok ng ating customer bago po natin paplantsahin. So ayan mga katsa, natapos na po natin ang pagplansya sa ating step 1. So ang gagawin na po natin ngayon ay step 2. So sa step 2 natin mga katsa, hindi na po siya routings mula po puno ng buhok niya hanggang sa dulo po ng buhok niya. Kasi ang step 2 po mga katsa, paalala ko lang po sa inyo, neutralizer po yan siya mga katsa. Ang ating step 1 or step A mga katsa, yun po ang nagpapaluto ng buhok ng ating customer. So yan mga katsa, after 25 minutes, hinugasan ko na din po ang ating step 2 or step B ng ating medisina mga katsa. And then tulad po ng step 1, kailangan po natin siyang i-blower ng tuyong-tuyo po, bonggang-bonggang pag-blower, bonggang-bonggang pagkatuyo, bago po natin paplantsahin po para maiwasan po ang pagkasira ng buhok ng ating customer mga katsa. Ayan, tumunog pa si Shopee. So yan mga katsa, sa nakikita po natin, ganon pa rin po ang pagplantsa mga katsa, papino-pino pa rin po para po ma-absorb or ma-penetrate pa rin ang init ng ating plantsa mga katsa. So yan, ganyan lang po mga katsa, pero actually mga katsa, hindi po siya madali ang pagre-reban mga katsa. Kasi dapat po tayong, or dapat po marunong po tayong tumingin or magtantsa sa buhok kung papaano nga ba or kung luto na nga ba ang buhok ng ating customer mga katsa. So ayan mga katsa, maraming salamat po sa ating customer. Thank you so much po mga katsa. And then yung mga split ends po niya ay tinitrim ko na lang po mga katsa. Paalala lang po, ang split ends ay split ends. Hindi po siya mawawala sa riban, kailangan po nating itrim. So thank you so much and bye bye kulot hair, bye bye split ends. Maraming salamat po, bye bye.